Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindiumano sa mundo ng social media. Tila ibinulgar nga talaga ang 32 billion na kinurap ng mga pulpolitiko na ito at pinaghati-hatian ng mga opisyales. Dito nga natin makikita na ang project na ito ay talagang kinukurap nila. Dito natin makikita, mga kaibigan, na lantaran na talaga ang kanilang pangungulimgat ng pera ng kaban ng bayan. Wala na ang kanilang pangako. Kaya naman hindi nakapagtimpi ang maraming netizen. At binatikos talaga itong si President Bongbong Marcos na ano nga ba talaga ang kanyang plano sa bansang Pilipinas. Ito ang malaking katanungan ng maraming netizen dahil ang question pa nila, wala itong ginagawa, may ginagawa man ito. Ngunit kakaunti lang, ngunit ang mga nagbubulag-bulagan ay sinasabi na talagang maraming nagagawa si President Bongbong Marcos. Ngunit hindi nila nakikita ang malaking problema dahil ang mainstream media ay talagang binubulag ang mata ng maraming netizen at hindi talaga ipinapabalita ang mga hindi nagagawa sa bansang Pilipinas at mga problema na dapat asikasuhin. Kaya ang 32 billion na ito ay hindi man lang binalita sa mainstream media. Dito nga natin makikita na talagang mabibilog ang ulo ng maraming netizen kung hindi talaga nila ibabalita ang totoong balita. Kaya naman meron pa rin si Madam Maharlika na kahit may warrant of arrest na hinahain sa kanya ay talagang ipinaglalaban ang katotohanan. Kaya nga hahainan ng warrant of arrest, mga kaibigan, dahil nga raw ibinubulgar niya ang totoong nangyayari sa bansang Pilipinas at ng mga pulpolitiko na ito, lalo na si Lisa Smags. Well, mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka ba lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Tuloy-tuloy ang ating pangbibisto dito sa mga planong kahindik-hindik ng ating kuting ng Norte. Alright, kuting at ng kanyang asawang ahas. Okey-doke. So mga kaibigan, lingid sa inyong kaalaman, maaaring alam nyo na, maalam nyo na siguro, ang iba sa inyo, si Fur Mom Raga, si Princess Maui, hello, Palanggao, are you? Sino pa mga nandirine? Gandang gabi, ayan, si Jean Liz, si Gracia Digan, oy, Ma'am Lynette, hello, Parvina, kumustasa? Okay, mga kababayan, so noong July 25, nag-release, ng Executive Order Number 35, si Kuting ng Norte. Pakita natin. Ayan po. So, nag-release siya ng Executive Order Number 35, kung saan ang nakasaad dito ay nagbuo siya ng Interagency Council for the Pasig River Urban Development. Okay? So, sa makatuwid, siya ay nagbuo ng mga grupong magagaling. Okay, mag-neck-knock. Okay, tignan natin sa second page. Hindi natin basa-basahin yung mga whereas na yan. Diba? Naintindihan na natin yan. Okay? Sabi, ito na lang yung pangal ito. Ang babasahin natin dito, yung 1, 2, yung sa ilalim ng EO number 93. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte ay inabolish na yang Pasig River yung Pasig River Commission na yan. So sabi dito sa pinakamababa, basahin niyo, the Pasig River holds immense historical and cultural significance as a vital waterway which facilitates trade, transportation and communication and serves as a prominent landmark and tourism attraction. Alright? So maganda, di ba? Kasi ang Pasig River ay talagang historical and nasa kultura na natin yan. At dyan dapat talagang nagkakaroon ng pagninegosyo, di ba? Nagkakaroon ng mga magagandang tanawin, tourist attraction, and it's really good. But, mga palangga, okay.
So, tandaan ninyo, kailangan natin maipakita sa inyo kung kailan ito pinirmahan ni Kuting. So, yeah, nirelease niya ito sa pamamagitan ni Permado, actually, ni, andan din yung perma niya, ni Bersamin. So, this was done in the city of Manila this 25th day of July. Bakit ko nasabi na itong executive order number 35 na ito ay utak na naman ito si Liza Ahas. Okay? So kung nabasa ninyo yung sagot ni Liza, nabasa ko lang sa isang pahayagan actually. Sa interview ni Liza Smugs, okay, sa Tatler, kung saan tinapyas-tapyas ang kanyang mga kuro-kuro. Tinapyas ang kanyang mga taba, 'di ba? Tinapyas ang kanyang mga butod, ganyan. So sinabi niya doon, actually nandito, sinabi niya palang na gusto daw niyang gawin ang Pasig River ng the Thames, you know? I wish tama yung pronunciation ko, ng England, all right? And Chao Phraya ng Thailand. You know, siguro naisip niya dahil tumira siya no nag-away sila ni Kuting for almost a year, 'di ba? Ang chika boom boom ko sa inyo na naghiwalay na yan dalawang yan dahil merong forever si Kuting, ay lumayas si Liza Smugs sa puntang Thailand, tumira sa dyan, kaya kabisado niya ang Thailand. But hindi yan na pag-uusapan natin yung kanyang pag-al sa balutan. Ang pag-uusapan natin ay kung paano natin i-connect na itong kanyang, itong Pasig River or Rehabilitation, Executive Order Number 35, ay si Liza Smugs ang may akda nito. Okay? Ito, basahin natin dito ang kanyang dramatization. Okay. Okay, sabi ng August 6 article ng Politico, First Lady Jahas, hindi ko kaya basahin yung buo niyang pangalan, wants to bring the Pasig River back to life over the next 5 years and make it a popular tourist destination. Alam nyo, to be fair, napakaganda ng layunin kung ang mithiin, o di ba malalim yun, ang layunin ko ang mithiin ay really for the country and for the people. Napakaganda nun. Sino ba naman mag-o-oppose nun? Diba? Luka-luka ka na lang kung mag-o-oppose ka. But, darling, sabi dito niya, ang must visit in Manila, sabi dito, Liza Marcos wants Pasig River to be like Thames or Chao Phraya. Ngayon, tingnan nga natin yan, o... Marcos mentioned reviving. Ito, Ahas na lang. Balta natin. Okay. Ahas wants to bring the Pasig River back to life over the next 5 years and make it a popular tourist destination. I hope umabot pa kayo ng 5 years sa ginagawa ninyo. Okay. Ahas mentioned reviving the Pasig River as one of her top 3 priorities. Diba? During the interview dun sa Tatler na... panipasipsip na interview yun, napapalakas, at talagang tapyas-tapyas. Naku, yung mga laro nito, mga jindot na ito. But anyway, sabi dito sa article, sabi ni Ahas, as for the river initiative, sabi niya, sabi pala ng reporter, she hopes that revitalizing the Pasig City will make an attraction in its own right, in the same way that the Thames or Bangkok's Chao Phraya, you know, well, anyway, gusto niyang maging, ano, maging bonggang-bongga ang Pasig River. Mas multi-billion, eto, San Miguel Corporation currently is multi-billion peso initiative to remove waste. And yeah, I think Ramon Ang, di ba, donated 2 billion sa kay Duterte administration, di ba, para linisin ang Pasig River is nung nakaraan. So ngayon, kaso, mga kababayan, may nakarating sa atin mula sa Puting Ahas, like actually, nasa Calgary ako nung balitang ito, mga kababayan, na pinatawag, okay, ano nangyari? Pinatawag ni Kuting ng Norte si Artes ng MMDA at yung tauupo lang na Assistant General Manager niya na si David or David Angelo Vargas na son-in-law ni Abalos, asawa ng Junakis niya.
So itong pinag-usapan nila ayon sa puting ahas ay niluluto na nila itong project na ito, Pasig River project na ito, kung saan ay pagkikitaan nila na 3 billion na sinabi ko na, but 32 billion. Ano yung gagawin nila? Ano yung pinag-usapan nila ayon sa ating puting ahas na nakarinig sa loob ng Malacanang? Tatayuan nila ng mga bike lanes, restaurant, at you know, at yung gilid ng Pasig River. Ako, agree ako dito eh. Wala akong problema palangga kung talagang for improvement. I love that. Restaurant, bike lane, pagandahin, linisin ang river. Diba? Walang problema doon. Mamaya, you know, tatalakayin natin kung sino ang behind at mga pinili ni Kuting na kasama doon sa interagency, doon yung mga departamento na pinili niya, sila ba ay may malilinis na track record o sila ba ay mga magnanakaw, mga kababayan. Ngayon, itong si MMDA Assistant General Manager na son-in-law ni Avalos nga ay pinatawag. Okay, sino siya? Ulitin natin, si David or David Angelo Vargas. Ngayon, may kabusugan ba sila sa pera ng bayan? Wala. Dahil kanina, may vlog ako na si Avalos ay sangkot doon sa downloading of 1.1 billion from DICT to MMDA, you know? Anyway, I don't want to talk about that. But, mga darling, ako ba ay sang-ayon sa pagpapaganda ng ating bayan? Siyempre, sino ba ang hindi sang-ayon dito? Lilinisin ang Pasig River, aalisin yung mga informal settlers and everything, bibigyan sila ng settlement. Diba? Bibigyan sila ng magandang pabahay. Kaya nga palangga, sa second page dito, binuo ni Kuting, okay, ang mga magagaling mag-neknok. Ngayon, isa-isahin ko yan sa inyo. Okay, basahin nyo yan. Okay, basta, hindi na natin basahin yung mga whereas, eklabush na yan. Ito, sabi niya, ito pala, basahin natin ang sabi. Now, therefore, I, Ferdinand Marcos, Kuting, di ba? President of the Philippines. No, you are the first gentleman of the Philippines. By virtue of the powers vested in me by the Constitution and existing laws, do hereby order. Section 1, Interagency Council for the Pasig River. Ayan, urban development. Ang ganda pakinggan. So dyan, makikita ninyo ang mga miyembro, okay? Yung mga interagency councils, okay? Si, number one, Secretary of Department of Housing, okay? DHSUD, alright? Number two, MMDA, DPWH, DENR, DILG, okay? Isa-isahin natin yan. Tanggalin nyo yung pangalan na yan, okay? Again, signed yan ng July 25. Beauty ko muna papakita natin. Ipapakilala ko kung sino-sino ang mga taong ito. So, chairperson, vice chairperson, and members. Number one dyan na nakasulat, okay, balik natin, sa Department of Housing, okay, mga kababayan, ang inappoint dyan ni Kuting, sinabi ko na sa inyo, ay si Acuzar. Sino si Acuzar? Mga palangga. Si Acuzar ay ang kanyang asawa ay kapatid ni Ochoa, Jojo Ochoa, na dating executive secretary ni Noy Noy. Wala naman problema kung ito ay dilawan o anuman ang kulay. Pero alam niyo naman ang bahid. Kaya nga natin nilubog sa Kumunoy ang mga Liberal Party at talaga namang nalubog sila. Pero ibinalik ni Medusa o ni Ahas ni Lisa dahil siya nga ang power broker. Kahit ano ang deny niya, meron pa akong ebidensya na audio na makakapagpatunay na si Lisa ang presidente. But not in this vlog, pero gusto kong sabihin sa inyo na ang nakapaloob sa Interagency Council na pinirmahan ni Kuting, itong Executive Order 35, mga kaibigan, ito yung mga tao behind. Paanong pagtitiwalaan ang chairperson na kapatid ni Jojo Ochoa na pinalubog din ng bayan at mayroon siyang business, 'di ba? Mayroon siyang conflict of interest ang kanyang pwestong binigay sa kanya ni Kuting dahil po siya ay builders. 'Di ba? Yung negosyo niya ay related sa kanyang trabaho.
ay sa kanyang posisyon. Sinabi ko nga sa inyo, I think that was last year, no, a couple of months ago, na ang daming nag-message sa akin na bumili ng bahay sa kay Akuzar, sa kanyang kumpanya, na hanggang ngayon hindi pa na-turnover. Bakit ko po pinapaliwanag sa inyo, mga kababayan? How can you trust these people na mismo yung mga Pilipino, mga OFW, na supposedly na-intrega to turn over na ang kanilang mga bahay dahil sa pagiging ganid, okay, ng kanyang kumpanya at anomalya. Yung mga bumili ng bahay, dinobli-dobli pa nga ayon sa ating mga sender, yung pagbenta, kumbaga binili nila, kunyari ako, bumili ako ng bahay sa kanya, OFW ako, hindi ko alam, binenta uli, so dalawa ang buyer. But hindi ako magtututok tayo doon. Pinapakilala ko lang sa inyo. Okay, another person sa katauhan ni Armando Artes. Okay, kasi kasabot sila lahat dito sa Pasig River Rehabilitation eh. Okay, si Armando Artes na sangkot nga doon sa 1.1 billion na downloading of funds from DICT without the guidance of Congress. Diba, pinag-usapan nila yan. Tapos nung natimbog sila, nahuli sila, magkasabot sila ni Abalos na sinabi na tumawag si Abalos sa Congress, o sige, susoli na lang namin yung 1.1 billion kasi nahuli. That was my blog couple of hours ago. So, MMDA. Kaya pinili ni Kuting ang magagaling. Okay, Secretary ng DPWH, si Manuel Bunoan. Manuel Bunoan had a corruption issue, case actually, nung panahon ni Noy Noy in 2013. Google nyo yan, Manuel Bunoan, sangkot siya sa, I think, 15 million. Wait a minute. 15 million na anomalya. Right. Okay, huwag na lang natin anong yung kaso kasi haba tayo. Basta, i-Google nyo, itong DPWH sa si Manuel Bunoan ay may kasong graft and corruption. How can you trust these people? Okay, sunod natin, si Secretary ng DNR. Kasi ito'y hahawakan nila ang pera ng bayan. Who is the Secretary of DNR? Maria Antonia Yulo Loizaga, na kamag-anak ni Lisa, na imagine niyo, I think that was December, yung sa illegal mining. Okay, na pinayagan nila, na inalaw nila na mag-export tayo ng nickel ore. Remember that? That's under her. Si binlog natin yon. But anyway, pinayagan kahit walang proper documents at inalaw itong nickel, itong Chinese company na ito na majority ng ownership is foreigner na supposedly 40-60, di ba, based on our constitution. But again, ito po ay pinapakilala ko lang sa inyo. Paano natin pagtitiwalaan si Maria Antonia Yulo Loizaga na imagine nagkaroon ng oil spill? 'Di ba? Problema pa rin ang oil spill. Itong nakaraang buwan, 'di ba? How many months sila hindi pa nga nasosolve, hanggang ngayon may problema pa rin. So paano mo parang ganito 'yan eh? Paano mo pagkakatiwalaan ang magma-manage ng iyong tindahan kung ito ay corrupt, kung ito ay palpak? Okay, sino pa ang hahawak nitong Pasig project na ito ni Liza Marcos? Si Frasco. Ayan, Secretary of Department of Secretary of Department of Tourism. Ayan mga palangga, yung mga kararating lang. Ayan, basahin nyo lang, screenshot nyo. Or Executive Order 35, you can just Google it and download it like kung ano yung ginagawa ko. Okay. So si Frasco, eh Diyos ko, di ba? Mainit na mainit yung tungkol sa stock footage na binili nila. Kasabuat si Paul Soriano, na ang kapal ng mukha si Frasco, parang, you know, nandiyan pa rin. Imagine mo, pumalpak na sila, niloko na nila yung taong bayan, tapos pagtitiwalaan mo ng billions of taxpayers' money. So yun yung point ko. Yun ang mga interagency, okay, task council na ginawa ni Liza Marcos sa katauhan ni Kuting. Okay, sino pa? Secretary Department of Transportation. Sino ang nanda dyan? Si Bautista, Jaime Bautista. Look at nakapalpakan ng airport, maya-maya brownout. Diba? Naalagaan ba ang mga tao na mga naipit doon for couple of days? Na-stranded sila? Naalagaan ba sila? Nabigyan ba sila ng tubig? Na-solve ba nila sa isang
unang pagkakataon, pangalawang pagkakataon, pangatlong pagkakataon, yung mga brownout last year. So ibig sabihin, palpak ang pamumuno. So paano mo pamumunuin na naman dito sa Pasig Bus project na itetch? So ulitin natin, yung mga kawawang pasahero, whether turista man yan o balikbayan man yan, pahirap ang ginawa sa airport. Ang kasalukuyan, may mga, I think, in last a few days, di ba? May mga nasa stranded pa rin and everything dahil sa kapalpakan. So ito yung mga kasabwat ni Liza Smugs. Kasi syempre, kung ikaw naman ang pinuno ng sindikato, ang kukunin mo, magagaling talaga na sindikato, di ba? Okay, Secretary of Budget and Management. Ayan, sino ang nandiyan dyan? Benjamin Jokno. Naalala nyo ba, couple of months ago again, na gusto niyang baguhin ang scheme, pension scheme, ng mga men in uniform, men and women in uniform natin. Dahil sinasabi ni Jokno na makaka-apekto daw sa ating budget at mauubusan, brownout kasi, may naipasok, sabi ni Coops Howard. Yes, yung ginto. Thank you for reminding me, 100 kilos of gold. Yeah, I remember that. Ngayon, mga kababayan, so balik tayo dito kay Jokno. Si Jokno, gusto niyang bayaran, sinasabi niya na ang mga men and women in uniform, dapat daw ay tataksan sila yung kanilang mga pension at dapat masyado daw malaki yung kanilang tinatanggap, di ba? May mga ganun siya. Kasi daw yung mga teacher o yung mga ganito mga profession, kino-compare niya at binlag na natin yan. Bakit mo i-compare itong men and women in uniform, mapapulis man yan, mapasundalo, na taos-pusong, nagsisilbi sa bayan, na totoong nagsisilbi, of course, minus yung mga buhaya, di ba? Let's talk about that sa ibang pagkakataon. But ganun pa man, ito'y nakataya na sa hukay ang kanilang mga buhay. I'm talking dun sa mga mababait, magigiting na mga pulis na totoong gumagawa ng trabaho para ialay ang kanilang buhay sa bayan. Diba? Kinumpir ni Jokno yun eh. Oh, ito siya, kasama siya dito. Budget and Management Secretary. Imagine mo, diba? Walang pakialam sa mga kapulisan, kasunduluhan natin na tinataya ang kanilang buhay. Walang empathy, walang pagmamahal, walang compassion sa ating mga lingkod bayan. Chairperson, National Historical Commission of the Philippines. Oh, hindi ko na-research to. Hindi ko alam kung sino siya. But anyway, skip natin yan. Ito. General Manager, Philippine Ports Authority, si J. Daniel Santiago. Binlag ko to. In less than a year, bumili ng bahay at mga mansion. I think nandito yung picture. Tignan natin kung nai-ready natin yung pictures. I hope nandito, ano? O sa phone ko lang pinakita yun. Tignan natin kung nandito sa ating stream yard, mga palangga. Yung kanyang bahay na pinagawa. Okay? Tignan. Ah, wala. Oh, anyway, pinakita ko na yun sa inyo. So itong si General Manager ng Philippine Ports Authority, less than a year ay bumili na ng mga properties, mala mansion, mala Beverly Hills. So pagkakatiwalaan mo, nahawakan ang 32 billion. Hindi paghatian ng mga hindot. Okay. O to, si ang Philippine Coast Guard. Fresh na fresh. Ang kapabayaan dyan sa binangonan na 27 katao ang namatay. Mga kababayan, 27 katao ang kawawa nating mga kababayan namatay dahil sa korupsyon ng mga sindikato dyan sa Coast Guard. Siyempre, command responsibility yan kung ang ating pinuno ang commander diyan, commandant, mga kababayan, kung maayos ang pagpapatakbo. Okay? Yeah, kung maayos ang pagpapatakbo niya, hindi sana mga kababayan ay walang mangungurap. Kaso habang may nangungurap o may pumapayag na maglagay, eh may magbubuwis ng buhay kasi overloaded yung bangka. Ay, nako. Anyway, did I say in the comment? Okay, Secretary Department of Budget Management. Oh yeah, Finance Department, si Jokno. Okay? Well, he's still part of the game.
Okay? A project that has no future, only many more for them, sabi ni Iki Mitsu. Yeah. Ngayon, mga palangga. Oh yeah, I remember that. Okay. So ngayon, mga kababayan, ito pa, General Manager, ito mga to, hindi ko alam kung sino to mga to. Okay, ganun pa man, mga kababayan, itong pagbuo ng Executive Order Number 35, hindi si Kuting ang author nito, pumirma lang siya. Si Lisa ang author nito kasi ibinida niya sa kanyang interview, doon mo mapaghahalata at narinig mismo ng Puting Ahas natin na nag-meeting na naman sila sa Malacanang, pinag-uusapan na naman lang kung paano na ang kitaan nila. Lutang sa pulburon, sabi ni Feli Gabuyo. So, okay. Sabi dito sa ano na to, executive order dito, mga palangga, this is all about, yun nga, to, sabi dito, to ensure the full rehabilitation of the river banks along the Pasig River water system and nearby water systems in order to provide alternative transportation, propel economic opportunities. Okay, propel economic opportunities. Sabi ko nga, itong mga salita ito maganda lang basahin kung ito ay totoo. Kaso nakita natin yung mga miyembro dito, yung hahawak ng proyektong ito mismo, ang ulo ng ahas, wala nang ginawa kundi kumamkam ng kumamkam. Narinig na naman ng Puting Ahas natin na ang plano nila, you know, pinatawag si Artes at ang son-in-law nga ni Kutnia Abalos. Ngayon mga kababayan, ako ba? Si kayo ba? Siyempre lahat tayo umasa para maging England o kahit maging Thailand lang sa linis itong ating Pasig River. Pero asaan na naman ang papasok ang ano doon, ang what you call it, ang korupsyon. Sana itong project na ito, kung ito ay talagang para sa taong bayan, unang-una nga yung mga informal settlers ngayon, syempre may rehab, settlement, 'di ba? Settlement o resettle sila somewhere. So, ang lalabas na naman diyan, dahil mga korupto mga taong ito eh. Siyempre may listahan yan. Ilan na nakatira sa area na to? Phase 1, phase 2, phase 3. Mamaya, yung mga kawawang nakatira doon, na mga nakasa, di ba yung mga nakikita niyo, mga kahoy-kahoy, na parang napaka-dangerous ng kanilang pamumuhay, may mga bata, you know, lahat na. Baka mamaya, dahil sa mga korup ito mga taong to, may kaso, may korupsyon, lahat halos may involvement sa pagnanakaw, di ba? So, yung mga nakatira doon, papalitan nila ng pangalan ng mga kamag-anak nila. Kasi let's say, for example, may settlement, bawat isa 1 million, pera na naman yan. Tapos, itong mga kawawang mga nakatira doon, wala naman silang pakilabala kayo. By forced, or forcibly, gagamitan nila, palalayasin nila. Ayoko magpaka-advanced thinking, pero eto, ang laro ng mga jegemon sa Pilipinas. Paano may tatrust to? Mismo ang presidente ninyong lutang na Paul Boronic at ang first lady ninyo, kamkam ng pera ng bayan. Walang tigil. Agrikultura, PCSO, lahat, kamkam ng kamkam. Magtatrust ka pa ba? This is not being negative. Kasi hindi nila pinatunayan na para sila sa pagbangon. Imagine mo, less than a year, nagpatayuan ng bahay, Jay Santiago ng Philippine Ports Authority, kung sino-sino, Paul Soriano, Lagdameo, nagpatayuan sila ng bahay. Lahat, nabanggit ko na yan, kung sino-sino pa. Halos sila nagpapatayuan ng bahay. Tapos you will entrust 32 billion or more. Baka baguhin na naman ni Lisa ang figure. Diba? Kasi, you know, pag na-intercept ko, babaguhin nila para maglumalabas tayong fake news dito. Ngayon, mga palangga, sa buong history na ulang every week, may nananalo sa PCSO, sabi ni Gerald. Okay. So ngayon, yung mga informal settlers nga, dapat mapunta sa kanila kung ano man yung binibigay ng gobyerno. So yun yung aabangan nyo, tututukan ninyo. Hindi tayo negative dito, pero bantayan natin itong mga binanggit kong mga agencies, government agencies. Buy clean. Diba? Sino na naman ang ano dito, ang contractor dito? Sila-sila na naman. 'Di ba? Napakaganda nitong planong ito kung ito ay para sa bayan at para sa tao. You know what? Kasi mabibigyan ng tsansa ang mga small business.
di ba, yung mga gustong magnegosyo, dadaan, hindi yung, ang gusto lang nilang pumasok, yung kanilang mga aso. You know what I mean? Yung kanilang mga pamilya. So, itong mga nasa paligid na baka pwedeng bigyan ng chance yan, bigyan ng trabaho itong mga pamilyang ito. Dahil ang binuo na grupo ni Kuting ay may mga bahid ng kawatan. Well, mga kaibigan, dito nga natin makikita ang katapangan ni Madam Maharlika na isiwalat ang mga nangyayari sa loob ng Malacanang, lalo na di umano. Pera ng kaban ng bayan ang kanilang kinukulimbat at talagang hindi pa ito nalalaman ng maraming netizen dahil kino-cover up nga ito ng mga pulpolitiko at kakampi pa nila ang bias media. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.